Ito si Nathan Boss, 27 years old. At ito naman si Robert Degaro, 55 years old. Silang dalawa ay matagal nang magkatrabaho at magkaibigan. Meron silang kanya-kanyang buhay. Pero sino ba ang mag-aakala na sila pala ay mag-ama? Si Nathan ay pinaampon pala at hindi nakilala ang tunay na mga magulang. Bakit nga kaya pinaampon si Nathan? At paano naman kaya nila natuklasan ang katotohanan? Narito ang kwento ng magkaibigan noon, mag-ama na ngayon. Ayon sa datos, sa mahigit 339 million na populasyon ng United States, 5 million dito ay adopted. At isa nga si Nathan Boss sa bumubuo ng statistikong ito dahil sanggol pa lamang nang siya ay ipaampon ng kanyang mga magulang. Open adoption ang tawag sa naging pag-ampon kay Nathan. Ibig sabihin, alam ng tunay na magulang at ng mag-aampon ang impormasyon ng bawat isa. Napili ng tunay na ina ni Nathan ang kanyang adoptive parents dahil ito'y malayo niyang kamag-anak. Pero hindi niya ito ipinaalam sa tatay ni Nathan. Marahil kampante siyang ipaampon ito sa maituturing niya pa rin pamilya. Pero kahit may impormasyon na kumampon kay Nathan tungkol sa kanyang tunay na magulang, hindi sila nagkwento kay Nathan dahil hindi naman din daw ito nagtatanong. Ayon kay Nathan, nawala na yung kagustuhan niyang kilalanin pa ang mga tunay niyang magulang noong siya ay nag-junior high. Nawala na kasi yung pakiramdam niya na hindi siya nag-fit sa pamilyang kinalakhan. Kalaunan ay naging sapat na sa kanya ang pagmamahal ng kanyang adoptive parents, kaya hindi na niya ginustong makilala pa ang mga tunay na magulang. Lumipas ang 27 years nang hindi nakikilala ni Nathan ang kanyang biological parents, hanggang siya ay nagtrabaho bilang driver ng 18-wheeler truck. Ito ang magiging daan para makilala niya ang kanyang ama. Kadalasan kapag nakakasundo natin ang katrabaho ay naituturing na natin silang parang kapamilya. Pero sa kaso ni Nathan, lingid sa kanyang kaalaman, ang kanyang naging kaibigan ay tunay niya pala talagang pamilya. Taong 2016, nang magtrabaho si Nathan sa Rock Solid Transport sa Chippewa Falls, Wisconsin, USA. Nakilala niya dito si Robert Degaro, isang kapwa truck driver na unang nagtrabaho sa parehong kumpanya noong November 2015. Bagamat malayo ang agwat ng kanilang mga edad, nagkakasundo sila sa hilig nilang pagkatuwaan ang kanilang mga katrabaho. Naging magkaibigan sila sa Facebook, kung saan hanggang doon ay lagi silang nagbibiruan tungkol sa kanilang mga katrabaho. Hindi nila inakala na Facebook pala ang magiging daan para matukoy ang kanilang tunay na relasyon. Napansin kasi ng adoptive mother ni Nathan ang pangalang Robert Degaro bilang isa sa kanyang FB friends. Kaya nang makakuha ng pagkakataon ay tinanong niya si Nathan kung saan nakilala si Robert. At doon na nga sinabi ni Nathan na kapwa niya ito truck driver. At 2 taon na silang magkaibigan habang nagtatrabaho sa parehong kumpanya. Nang sabihin ng kanyang ina na posibleng si Robert ang tunay niyang ama, ay pareho silang nabigla. Inabot pa ng 1 araw si Nathan bago nagkalakas ng loob na sabihin kay Robert ang kanyang natuklasan. Nang tinawagan niya si Robert, pinanggit niya dito ang pangalan ng kanyang tunay na ina na bago lang din niya nalaman mula sa kanyang adoptive mother. Tinanong ni Nathan kung kilala ba ito ni Robert. Agad namang sinabi ni Robert na ex-wife niya yun. At doon na sinabi ni Nathan na mukhang siya ang kanyang ama. Napuno ng pagkagulat at tuwa si Robert at Nathan. Sino nga ba naman ang mag-aakala na makalipas ang mahigit 2 dekada ay magkikita pa silang mag-ama? At sino ang mag-aakalang matagal na pala nilang abot kamay ang isa't isa bago pa matuklasan ang tunay na relasyon nila? Malungkot na inalala ni Robert ang dahilan kung bakit kinailangang ipaampon si Nathan. Noong panahon daw kasi na yon, bukod sa problema sa pera ay nagkakalabuan na sila ng kanyang asawa at hindi pa handa si Robert na maging ama. Dagdag pa rito, ang sinabi ng doktor na premature siyang ipapanganak at kailangan agad maisagawa ang emergency C-section. Kaya nang imungkahi ng kanyang asawa na ipaampon si Nathan ay sumang-ayon na siya dahil hangad niya na matuunan ng medical attention ang kanyang anak at magkaroon ng magandang buhay.
nagulat at hindi pa rin makapaniwala si Robert na natagpuan na niya ang kanyang anak sa di inaasahang paraan. Masaya siyang malaman na lumaking mabuting tao si Nathan. Maaring hindi na nga maibabalik ang 27 years na nagkahiwalay sila. Pero para kay Nathan at Robert, masayang isipin na may pundasyon na sila ng pagkakaibigan. Pundasyong mas pagtitibayin ang relasyon nila bilang mag-ama.